Hi guys, welcome back to my channel, Jemar Miranda here. Gagawin po natin ngayon sa video natin, ay vlog natin ngayon is re-review ulit natin tong aking Rosie 125 na gala, pangalawang pagkakataon. Isang buwan ko na po siyang ginagamit ngayon, so samahan niyo ulit ako. Pasensya na po sa audio natin ngayon, lobat po yung camera. Gamit po natin ngayon is yung cellphone, nakakonek yung Bluetooth na headset. So, ang una-una kong problema dito ngayon is itong yung disc brake niya. Maingay siya kapag ano, pag medyo mahina yung takbo, kumikis-kis. Yun. Bagong hugas lang kaya hindi masyadong naririnig. Tapos kapag ano naman, kapag may nadaanan na bako, parang dito may lumalagutok dito sa may crankcase. Tapos sa may dito naman, sa may compartment, saglit, buksan natin. Dito po, yung sa may tangki. Nagagasgas siya dahil dito sa ano plastic na upuan. Kaya ang remedyo ko is ilalagyan ko po ng basahan para hindi magasgas, hindi matanggalan ng pintura. Kasi once na natanggal itong pintura, makangalawang na siya eh. So kaya ano, nilalagyan ko na lang siya. Kapag i-start naman, nasanay na ako sa ano, kickstart. Lalo pag ano, umaga, dapat kickstart palagi. Siyempre, magdamag na yung dinagamit, kawawa naman yung battery. Minsan ano, pag cold start, talumbe, ano, hindi siya, ay mag-idle siya mag-isa, pero after 3 seconds, 5 seconds, ganun, mamamatay. Kailangan mo pang i-revolution ng konti yung throttle para hindi siya mamatay. Pero after nun, diretso na, hindi na siya namamatay. Tapos, napansin ko lang dito, sa may push button. Matagal, mahirap siyang i-start minsan. Kailangan mo pang i-throttle din. So, yun lang yung mga problema natin. So far, so good naman. Ang natakbo na niya is 842 na. Since nung binili. Hindi ko pa siya napapa-change oil. DC kasi. Bala ko is pag umaba na siya ng 1.5, dun ko na lang unang ipapa-change oil. Kasi ano, sabay ano na rin, sabay tune up ng makina. Nandun kasi siya, binigay na sulat ng Rosie. First 500, tapos per, ano, 1,000. Tapos, change, second na change oil na is 1,000, tapos third is 1,500. Tapos, change, tune up na rin. So guys, samahan nyo akong i-drive yung motor. So dapat kahit malapit lang yung pupuntahan, laging magsusot ng helmet para sa ating safety. So samahan nyo ko. So 1 month ko na po siyang ginagamit, araw-araw. Ang binabiyahe ko palagi is ano lang, 5 kilometers. School to, ano, high school. Bahay, papuntang OJT. So, balikan is 10 kilometers. 30 minutes na biyahe, back and forth na yun. Depende kung traffic. So, pansin ko ngayon dito is, matipid na siya ngayon. Hindi tulad dati nung bagong bili.
Halos every other day nagpapagas ako, pero ngayon yung 100 ko, yung 100 ko nagpagas ako nung last Sunday. Magwa 1 week sana bukas. Nasa kalahati pa siya ngayong araw. Kaya lang may pinuntan kami ni girlfriend. So, yun. Nagpagas na lang ako ng 50. Halos mapun ko kaagad. Para sa akin, matipid na siya. Parang ganun rin sa ano ko, manual na, ay semi-manual na motor, yung Euro. Yung ano, almost, yung 100 ko is almost 8 days, 10 days, depende sa pupuntahan. Ang ayaw ko lang dito sa Rosie, I mean dito sa scooter ko is, yung ano lang, preno. Maingay yung ano niya, disc brake. Sa suspension naman, okay lang. Mafe-feel mo pa rin na nasa ground ka, hindi tulad nung ano, Mio ng tita ko. Feeling mo kasi ano, lumilipad ka na. Tapos sa ano naman, sa rear suspension, okay lang, hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas kapag may sakay. Mas gusto ko yung medyo ano eh, medyo matigas. Kasi ano, para sa control, mas madaling i-control yung ganun. Tapos sa handling naman, hindi tulad nung, yun nga, kay, hindi tulad ng, compare ko na lang to sa ano, Mio i125 ng tita ko. Hindi tulad dito, kay isang kamay lang gamit ko. Madali siyang i-control. Hindi tulad nung kay tita, masyadong magalaw, mas lalo pag may sakay. Tapos sa side mirror naman, okay lang yung ano, laki. Kitang-kita pa rin yung ano, nasa likod. Kaya na may sakay ka. Top speed ko na pala dito is 80 kahapon. Trinay ko siyang ano, patakbuhin ng ano. Pero malalagpasan niya pang 80 kilometers per hour. Kung hindi lang ako natatakot. Kasi maluwang yung highway. Walang masyadong ano. Wala talagang mga sasakyan kasi umaga yun. Papunta ako sa OJT. Tapos tingin ko is maabot pa niya yung 100. All stop po. Yung down payment nito is nasa 3,000. 1,790 yung per month niya. Pero sa ibang ano, mas yung ibang branch ng Rosie, may mura, may mas mahal. May rebate siyang 3,000 pag maaga kang ano, nagbayad. Tapos wala pa naman akong ano, may encounter na tira dito sa motor. Yun lang, maliban lang dun sa may crankcase, kapag may nadaanan akong butas na mali, parang may lumalagotok. Pero yung sa performance naman, mabilis naman na siya, pero yung sa may acceleration lang, mabagal yung ano, acceleration niya. Magmula 0 to 15. Pero para sa akin, safe yun. Kasi pag malay mo, habang pinapainin mo yung motor mo, may batang ano, lumapit tapos revolution. Hindi siya kaagad-agad aandar. Pero pag nasa ano ka naman, no? Nasa mga 20 pataas yung takbo, hindi ka mabibitin kapag ano, kapag lulusot ka. Dito pala tayo ngayon sa may nagsasak. Pupunta sana ako ngayon sa may bayan, kaso naalala ko,
napaka-traffic. Kaya ano, pupunta yung Ginebra. Maglalaro, kalaban yung Rain or Shine. Sa may bayan, sa may after doon. Kaya dito na lang tayo sa may baryo-baryo. Pero, napansin ko pag mga ginagamit ko siya sa baryo-baryo. Masaya siya. Yung ano, 15, din naabuti ng ano, 4 na araw. Pero kapag ano, pang malayuan, yun nga, yung 100 ko, is, halos abuti na ng ano, ayun, dalawang, ay isang linggo, mahigit. Kung hindi lang kami gumala kanina. So, yung ano, parang yung fuel capacity, akala ko 6 liters. Tama yung sinabi ko una, 3 liters lang mahigit. Pero, para sa akin, okay na yun. Pag pang malayuan naman, matipid. Tapos, ano pa. Yung lang masasabi ko dito sa vlog. So, dito ko natatapusin ang vlog natin. So, like, share, comment, and subscribe for more videos. This is Jammer Miranda. Thank you for watching.